Bago pumasok ang dekada si Tenta, isang artista ang biglang umangat at sumikat, at naging isa sa pinakasikat na sexy star ng kanyang panahon. Siya ay si Rosanna Ortiz. Pero ang talento ni Osang ay hindi lang basta sa pagpapakita ng hubog ng kanyang katawan o pagtatanggal ng saplot sa pelikula. Siya ay isa rin mahusay na aktres na nakakuha ng Best Supporting Actress Award sa pelikulang Patayin Mo sa Sindak si Barbara, noon 1974. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! The General, top mama of a female commando unit. Now listen, pretty comrade. Listen very well. The revolution needs Ernesto. It needs you and me and everyone who believes in it. Noon 1970, si Rosanna ay nakagawa ng 27 pelikula at ito ang taon kung saan siya ay naging pinaka-busy. Si Rosanna ay may tunay na pangalan na Violeta Tuazon Orbita. Siya ay pinanganak ng June 18, subalit walang nakapublikong impormasyon tungkol sa taon ng kanyang kapanganakan. Siya ay mayroon Spanish-American at German ancestry. Ang kanyang unang big break sa pelikula ay nangyari ng hindi inaasahan noon 1968 nang siya ay 16 na taon gulang pa lang. Siya ay nagbo-bowling kasama ang kanyang mga kaibigan sa Coronado Lanes nang ang kanilang bola ay nagpunta sa kalapit na lane ng bowling alley. Isang lalaki mula sa kalapit na players ang tumayo at lumapit sa kanila. Ito ay nagpakilala bilang si Jun Aristorenas. Ito ay nakipagkwentuhan sa kanila, hanggang sa magtanong ito kung interesado si Rosanna na subukan ang pag-aartista. Napagkwentuhan din nila ang tungkol sa screen name at doon nabuo ang pangalan Rosanna Ortiz. Nang panahon iyon, si Rosanna ay nasa unang taon ng kolehiyo sa Jose Rizal College nang siya ay bigyan ng Junior Productions ng 5 taon kontrata sa nasabing studio. Noon din ay nagdesisyon siyang tumigil sa pag-aaral, at subukan ang kanyang swerte sa pagiging aktres. Siya ay nakagawa ng 5 pelikula sa ilalim ng Junior Productions. Ito ay ang Deadly Jacks, Jacks of Hearts, Tigre Gitano, Dugong Kayumanggi, at Samurai Fighters. Sa 5 pelikulang ito, siya ay na-typecast sa sweet type roles at leading lady ng bida ng pelikula. Subalit sa di inaasahang pangyayari, hindi natapos ni Rosanna ang kanyang kontrata sa Junior Productions, at siya ay naging freelancer noon 1969. Sa nasabi rin taon, nakasama siya sa pelikulang Ang Kawatan sa ilalim ng Alvarez Productions, kung saan nakasama niya ang batikang aktres na si Boots Ansenroa at ang namayapang si Bernard Belleza. Ang pelikulang ito ay nasundan ng 4 Vendetta kung saan ay muli niyang nakasama si Bernard. Habang nagsushooting ng pelikulang Ako ang Sasagupa, kasama ang aktor na si Eddie Fernandez, ay nangyari ang kontrobersyal na insidenteng pamamaril ng isang negosyanteng taga Bulacan. Ayon sa mga interview matapos ang pangyayari, ang nabaril at namatay na negosyante ay sinasabing dati ng kaibigan ng aktres. Nang araw na iyon ay dumalaw lang ito sa set ng shooting ng pelikula ni Rosanna at Eddie Fernandez sa Quezon City. Ipinakilala ng aktres ang kaibigan sa mga kasamahan niya sa set, pagkatapos ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan at na-involve ang pulis. Matapos nito ay nagkaroon ng konting habulan ng sasakyan at konfrontasyon. Dito na nagkaroon ng putukan na naging sanhi ng pagpanaw ng negosyante. Si Rosanna ay nawala matapos ang pangyayaring ito, at makalipas ang ilang araw, siya ay muling nagpakita sa publiko kasama ang kanyang ama. Ipinaliwanag niya na kaya siya nawala ay dahil sa pagkalito sa mga nangyari. Siya rin ang naging witness na nagresulta sa pagkakakulong ng aktor na si Eddie Fernandez at kasama nitong si Berting Laber ng may 10 taon. Matapos ang insidente, ay nagpatuloy sa kanyang career ang aktres. Nakatanggap siya ng maraming offers at ng mga sumunod na taon ay naging kabi-kabila ang kanyang mga ginagawang pelikula. Dito rin nagsimulang baguhin ni Rosanna ang kanyang image sa mga pelikula. Nang panahon din ito nagsimulang mauso ang mga bomba films.
si Rosanna, bilang isang kaakit-akit na aktres ay nakabilang sa mga dumadaming bomba stars ng panahon iyon. Gumawa siya ng mga bomba films at mabilis na naging isa sa mga pinakasikat sa ganitong mga pelikula. Pero ayon sa kanya ay naghuhubad man siya sa kanyang mga pelikula, ang lahat ng scene ay mayroon takip na buhok sa mga di dapat ipakita. Ilan sa kanyang mga nagawang pelikula ay Ang Hayop at Laman sa Laman, noon 1970. Apoy ng Kaligayahan at Micaela, noon 1971. Kung Gumiri, Parang Tandang noon 1973. At marami pang iba. Ayon sa aktres, pinasok niya ang paggawa ng mga bomba films dahil iyon ang ginagawa ng marami ng panahong iyon. Isa pa ay malaki ang kinikita dito. Pero ayon pa sa kanya, sa ganitong klaseng pelikula ay mahirap ma-develop ang totoong kapasidad ng artista sa pag-arte, base sa kanyang karanasan. Sa lahat ng kanyang nagawang bomba films, ay wala siyang scene na ipinakita ang kanyang buong katawan na walang takip, likuran man o harapan. Kaya naman sa pelikulang Kampana sa Santa Quiteria kung saan ay nakasama niya ang hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr., tinanong siya nito kung maari siyang magpakita ng buong hubad na likuran parte ng kanyang katawan, pero ang kanyang kondisyon ay gagawin lang niya ito kung papayag si FPJ na mag-alis din ng damit sa pelikula o magkaroon sila ng kissing scene. Sa pelikulang ito ay nagpakita lang ng kalahating hubad na katawan si Rosanna. Mayroon din pagkakataon na inalok siya ng producer na si Danny Sialcita ng 40,000 piso na talent fee, at dagdag na 10% sa net income ng pelikula, para lang gumawa ng pelikulang ipapakita niya ang lahat, pero ito ay tinanggihan ng aktres. Kalaunan sa career ni Rosanna, siya ay nagkaroon din ng pagkakataon ipakita ang kanyang tunay na talento sa pag-arte, nang siya ay makasama sa pelikula ni Ismael Bernal na Daluyong. Ayon sa aktres ay nagustuhan niya ang estilo ng direktor, dahil tinuruan siya nito at binigyan ng mga pointers sa mga dapat niyang gawin sa scene ng pelikula. Ito rin ang kanyang naging turning point mula sa pagiging bomba star patungo sa mga mas challenging at seryosong roles sa pelikula. Dito ay nanalo din siya ng kanyang unang acting award na Best Supporting Actress mula sa First Olongapo Filipino Film Festival. Ang kanyang ikalawang award ay ang Best Actress Award, mula naman sa 2nd Quezon City Filipino Film Festival para sa pelikulang De La Cruz. Noon 1974, nakuha ni Rosanna ang Asia's Best Supporting Actress sa pelikulang Patayin Mo sa Sindak si Barbara. Ito ay dinirek ng tanyag na direktor na si Celso Ad Castillo, at nakasama niya ang mga bigating artista na sila Susan Roses at Dante Ribeiro. Nagpatuloy sa paggawa ng mga pelikula ang aktres hanggang early 1980s. Ayon sa kanya ay hindi siya maselan noon sa talent fee, kalimitan siyang nakatatanggap ng mula 15,000 piso hanggang 20,000 piso, sa bawat role na kanyang ginagampanan. Pero pinipili niya ang mga pelikulang tatanggapin. Kung gusto niya ang role na gagampanan ay tinatanggap niya ito, pero kung ayaw niya ang role ay nagbibigay siya ng mataas na talent fee, na kalimitan ay hindi natutuloy ang negotiation, sa kadahilanang naghahanap din ng mas murang bayad ang mga producers. Noong dekada 80, si Rosanna ay nagdesisyon huminto ng tuluyan sa pag-aartista. Siya ay nagsimula ng sariling negosyo at kalaunan ay nanirahan na sa abroad. Wala na masyadong impormasyon sa publiko tungkol sa aktres matapos ang panahong ito. Pero ang iniwan tatak ni Rosanna sa industriya ng pelikulang Pilipino, ay hindi malilimutan basta-basta ng kanyang mga naging tagahanga. Marami man naging kontrobersya sa kanyang karera sa showbiz ay napatunayan pa rin niya na siya ay may tunay na angkin talento sa pag-arte. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Rosanna Ortiz, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bakit ako pa? Samantalang marami naman prinsesa at dukesa sa Monza. Baka ako maalangan sa kanila. Hindi. Kuning-ning. Ewan ko. Ito to,
Ang nararamdaman ko ngayon sa'yo eh, ngayon lang nangyari sa akin. Tuning-ning. Lumalago, lumalaki. Ang alin? Ang interest kong maging kabya ka na.